Today, kasi guys, ayan na, finally we are revealing our collaboration with Detail Cosmetics. So, sobrang saya ko na naging parte ako nitong collab na ito. Kasama ko dito yung mga kaibigan ko. We are 12 in this collab. So, actually, sobrang ano ko talaga, sobrang glad ko na na-push namin tong collab na to. Na nag-usap nga kami magkakaibigan na parang like nung una siyang din drawing, yung packaging and all, nakailang balik ng mga samples and all. And finally, mga kabesi, I'm so glad to present to you si Powder Pout ng Detail Cosmetics. So, we made sure, guys, na yung mga shades na to is magagamit nyo talaga. So, guys, hindi po ito i-review. It's just gonna be swatches. And I'm gonna give you information about Powder Pout. So, mga kabesi, without further ado, let's start. So, we have our PR kit available. So, ganito siya kapag dumating sa inyo. Ayan, etong box na to mismo. Ang haba niya. Actually, ito na siya yung nasa likod ko. Nakikita nyo na siya. And when you open this one, may plastic pa to guys. Tinanggal ko lang. Meron siyang protective na foam dito on both sides. So, this is the Detail Cosmetics Powder Pout in collaboration with 12 content creators. So, ayan. Nakita nyo naman guys, may mga tawag dito, parang vector art, mga mukha namin yung mga nandyan. Sa likod naman, eto siya. So, para meron na kayong idea kung ano yung mga shade or undertone ng mga lipstick na to. Ayan. Then, on the top, para siyang logo that would make you remember na, uy, si Ate May to, uy, si Ate Ray to, si Ate Tony to, ganyan. Sa ilalim, same din, yun din yung nakalagay. Ayan. And, eto yung mga shades niya. Ayan. So, para may idea kayo kung anong shade niya. And by the way, guys, what's really fun is that nag-uusap kami, no, like labindalawa, kung ano-anong pangalan ng lipstick yung naisip namin. And si Lu nag-suggest din siya na, bakit hindi na lang Powder Pout? Since, gusto din kasi namin, guys, yung medyo classic na matte, pero hydrating siya at pigment. So, nakailang balik din guys yung formula sa amin hanggang sa kailangan ma-approve. And you know, dun kami medyo natagalan kasi 12 kami. So, sa isang creator lang na hindi siya approve sa sample, ulit-ulit. So, talagang tinrabaho namin siya. So, I hereby present to you Powder Pout. Ta-da! So, the Powder Pout collection, guys, contains 4 grams of product. Detail Cosmetics is a cruelty-free and a local brand. So, nag-rebrand na sila. So, kumbaga, ito yung first launch nila with the rebrand. So, sa mga ingredients, guys, walang any animal byproduct na ginamit si Detail kasi they are campaigning for cruelty-free beauty and they are not using any animal-derived ingredients sa mga products nila. So, ito guys, yung pinaka-packaging niya. Ito yung kay Mommy Heidi. Yan yung color. Tapos may nakalagay na Heidi dito sa taas. At ito si Mommy Heidi. So, tinanong kasi kami, anong gusto nyong vector art na magre-represent sa inyo? So, si Mommy Heidi, ayan, classic and travel. So, ang expiration date niya is September 2023. And ang pout naman niya is 12 months. By the way guys, naka-seal ang bawat lipstick. Meron silang round sticker to make sure na talagang bago yung makukuha nyo. So ito guys yung pinaka-packaging namin. Sinimplihan lang namin yung print and all. Like signature dito. Yan, signature ni Mami Heidi. And yung brand ng Detail dito. And of course, sa ilalim, nandyan yung lipstick description. And when you open this, ayan, it's a frosted lipstick packaging. Ito siya. Ito siya guys, ayan. Sana magkasya no, yung labindalawa dito kasi ang dami talaga, ang dami naming shades. First shade that we have here is yung kay Mommy Heidi. So you can see guys na very opaque yung pigment niya. So sa description ko sa kanya guys is may pagka pinkish mauve yung color niya. I think
kiss. So earlier naman, when I glided it on my lips, sobrang smooth ng application. Walang tagging. It's matte but it's not drying. And it's not heavy on the lips as well. So, nag-i-stain din siya sa lips. Meron pang natirang pink na pigment. So, the next shade that I have here is ang shade naman ni Kenny. So, ayan naman kanyang logo. Ayan. So, for Kenny, ito naman yung kanyang shade. I think you could see. Teka, ayusin ko ha. Para naman maganda yung swatches ko. Ang ganda rin ng shade na to nung kay Kenny. It's like in between pink and red, pero may pagka-movie din siya. Kumbaga subtle lang, hindi yung loud. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ako ganun kahilig sa pink. But this pink is really nice. Like, I have medium skin tone. And mas puputi si Kenny sa akin, syempre. Pero bumagay pa rin siya mga kabesi. So, the next shade that I have here is si Hazel. Ayan. Ito yung powder pulp na logo. Ayan. Travel din si Hazel dahil mahilig to mag-travel. I know Hazel started talaga as a travel vlogger. So, ito yung kay Hazel. Yung kay Hazel, guys, is may pagka-rose siya. Tapos, it leans more on the pink side. Ito siya. Parang lakas makabagets ng shade na to. Ang lakas makabata nung shade na to. Ang ganda. Tapos tingnan nyo guys. Pangatlo na to sa natry ko and walang patchy sa kanila. Very smooth ang pagka-glide sa lips. Ang ganda nung shade nung kay Hazel. Parang kung gusto mo ng fresh ka lang, alam mo yung bagets na shade, this is it, besh. The next shade that I have here is si Ryza. Ayan ang kanyang vector. And ito yung pinaka-shade niya. The Ever Since Ryza Contavi logo na flower. Ayan. So this is how it looks like. So this is the color ng kay Ryza. May pagka-cool tone itong shade nung kay Ryza. As in, nung nakita ko pa lang to, nung nag-shoot kami, sabi ko, parang medyo cool tone yung kay Ry. And pansin ko, ang daming may warm tone, tsaka neutral, yung kanya cool tone, which is kakaiba. Tapos yung pagka-pink pa, ayan o, yung may pagka-movey siya. Alam niyo yung old rose mauve. And it's not a loud pink, so it's a pink that you could definitely wear every day. Dito, lakas din maka-fresh nung color na to, ha. Next shade that I have here is si Ray. At ang kanya naman, logo ay Butterfly. So, ito yung shade niya. Base sa packaging niya, it leans more on the brown or mga nude sides, ganyan. So, ito yung signature. Ito siya, guys. So, this one is yung shade ni Ray. I think you could see it leans talaga more on the brown side. Pero this one is still categorized as nude pa rin siya. It's still something you could wear every day. Sobrang ganda nung pagka-brown niya. It's like a combination of the three colors. Pink, brown, and peach. Parang pinagsama-sama siya sa isang category. And ito siya, guys. Okay. Pag tinignan nyo yung bullet nung kay Ray, parang isipin nyo, hala, bakit parang ang brown? But when applied on the lips, maganda siya. It's still an MLBB shade, which is ito. Next shade that I have here, ang isa sa mga Budolera Queen. Kay Tony, peach naman ang kanyang design. So, ito guys, yung kay Tony. And then, ito yung mismong lipstick niya. So, itong kay Tony is talagang very peachy siya. Ayan. So, yun yung one swipe. So, i-layer natin para mas makapal. So, ito guys, yung kay Tony is, I think you could see naman na very warm, peachy siya. Ganda ng pagka-peach na to. And in fairness sa kanya, pag tinitingnan ko yung ngipin ko sa salamin, tatlo yung salamin ko dito, hindi nagmumukhang madilaw yung ngipin ko sa kanya. Noong una ko siyang nakita, feeling ko sa maputi lang siya bagay. Pero ngayon na gamit-gamit ko siya, wow, talagang nag-compliment din siya sa skin tone ko. Hindi ako mukhang maputla at hindi rin mukhang nakalutang yung labi ko sa kanya. Ang ating next shade ay ang shade ni Mahal. Ayan, nag-iisang rough one eh. Nag-iisang about rough. So, kay Raph, ang nilagay niyang parang logo niya is yung corona. Ayan. Meron siyang picture na ito talaga yung gamit niya. Definitely pink, pero hindi siya yung warm or cool. Nasa neutral lang siya.
May pagka-muted pink siya, guys. Yung color niya. Sabi ni Raph dun sa interview niya, gusto daw niya yung parang natural color ng lips niya. Grabe, sana ko lang pink ng lips. Maputi, feeling ko magpa-pop talaga ng color na to. Sa akin, parang ano lang siya, nude lipstick siya. Kumbaga, nude version of pink siya sa akin. To be honest, dito sa shade na to, medyo kinakabahan ako nung nakita ko siya. Kasi feeling ko sobrang light niya. Pero, it's not something na talagang I'm not gonna wear it. It's a pink that I'm gonna wear. Kasi muted lang siya, nasa mid lang siya. Hindi siya sumisigaw ng pink. And hindi din naman ako mukhang bangkay sa kanya, sa sobrang putla. It's not like that. So, parang nandun lang siya sa gitna. Mukha siyang natural lips ni Mahal. And ayan na ito na! So, ito na mga kabesi, ang shade ni Ajumei. So, naalala niyo yung picture ko na to, short hair pa ako dyan. Tapos, may dog dito, si Pablo. May camera and may cat dito. So, ayan, mga habibi, ang aking team. Yung merch bag natin, siya din yan. Geometric. Tapos, yung diamond, guys, hindi na ako ng diamond. Nandun sa cat yung diamond. And, eto siya, si Powder Pout. Pinili kong shade, guys, is talagang ni-research ko siya kung ano yung pinaka sobrang babagay. Like, universally flattering din na shade. So, may pagka-move din yung color nito. Pero, nagli-lean towards pink. And, I have my friends try my sample also na merong fair skin. May medium and deep and bumagay sa kanila. So, I'm super excited to share this with you. So, ito po ang shade ni Kabesi May. Ta-da! Ayan. Ayan siya mga kabesi. So, this one is actually warm mauve pink siya. So, I made sure guys na yung shade na pipiliin ko is something that I would personally wear and something na ma-appreciate at magagamit yun rin talaga. I'm super glad talaga sa shade nito. As in, talagang, Diyos ko, nakailang ulit to. So, the next shade that I have here is, of course, ang ating Bebe Lu. Ayan. So, kay Lu naman ay lips na meron nakalagay na Lu. And this is the shade, guys, sa box. So, ito yung signature ni Lu. Ito yung lipstick niya. Ayan. May pagka-autumn yung shade niya, guys. Although, it's not too warm na magmumukhang madilaw yung ngipin mo sa kanya. And it leans on the warmer peach na shade. Very young and warm yung color na to. So, it's another perfect MLBB shade talaga, guys. So, the next shade that I have here is si Ashley. Yung poodle niya, mahilig siya sa coffee, andyan talaga lahat. And ang kanyang the logo is, ayan, coffee din yung designs. So, this is the shade sa box. And ayan ang kanyang signature, Ashley Sandrine ang nakalagay. And this is the shade, guys. Ito naman yung shade ni Ash. May pagka-warm yung pink nung kay Ash. Ayan, ang ganda ng color din niya. Ano siya, parang old rose na warm. Kung yung kay Ryza, medyo may pagka-old rose na cool. Itong kay Ash is old rose naman siya and then nagli-lean into warm tone siya. I have medium skin tone and this is the perfect na MLBB na shade of pink for me na bumagay sa akin. It doesn't look overpowering on the lips. Ang ganda ng pagka-pink niya on medium. I think sa fair skin, feeling ko mas angat yung color niya. For an MLBB, for medium skin tone, super okay niya. The next shade that we have is si Angel Day. So, ayan ang isa sa ating beach babes. Para logo naman ni Angel dito is a dream catcher. Kasi diba tawag niya is daydreamers. And this is the shade base sa box. So, guys, ito yung signature ni Angel. And this is her shade color. Ayan. Yung sa lahat dito, parang ito yung pinaka naglilin towards red. Kumbaga may red tone talaga siya. This is a combination of red and pink. So, nag-lean siya towards more sa red than pink. And the 12th shade that we have is yung kay Rai Velasco. Ayan. So, ang cute ng logo ni Rai. Buko juice with, ano, with payong, di ba? This is the shade base sa box. And ito naman, guys, yung mismong tube nung kay Rai. This is the shade. Ayan. We're down to the last shade, guys.
And ito yung kay Rai. So it also leans more on the warm or brown tone. Ganyan siya. Ang ganda din ng pagka-brown nitong kay Rai. As in very, very everyday din yung pagka-brown niya. It's another perfect MLB shade. So, ayan mga ka-bestie, yung 12 shade na pwede niyong pagpilian. So, kung ano ang vibe na vibe niyang color, you can give this a try. So, I just like to share some info sa inyo about powder pouch. So, number one guys, it's matte finish. At wala talaga siyang any dewiness. But the good thing about it being matte is that it doesn't feel heavy or drying sa lips. So, hindi namin i-approve to kung drying to sa lips. And at the same time guys, it's also lightweight on the lips. And the pigment, we made sure na talagang opaque na opaque siya. Actually, some of my friends na pinatry ko nung shade ko, ginagamit nila itong multi-use. Sabi niya, besh, yung lipstick nyo ang ganda, powder matte finish. Ginagamit daw nila sa lids tsaka sa cheeks nila, nakakaloka yung sample na binigay ko. In terms of pigmentation, kaya rin nila siguro ginagamit na ganun is because of the pigment nga. So, very opaque naman yung pigment. So, ayan, ginamit ko ulit yung aking shade. And I think you saw naman earlier the pigment of this one. Not only the shade, but all shades, guys. These were made na talagang equal sila na lahat pigmented, lahat opaque, not patchy, lahat smooth ang application. So, I think you could see naman. Ayan, very thick talaga yung pigment niya and very smooth. But, it's matte. Ayan. And it's non-drying as well. So, I know a lot of you will ask, Ate May, magkano yung powder pout? So, ang per shade ng powder pout, guys, is only 199 pesos. What? Yes! No joke, guys. Talagang 199 lang siya and 4 grams yung makukuha yung laman ng product sa kanya. So, in terms of weight, marami siyang laman. And at the same time, mga kabesi, I know a lot of you will ask, Ate May, binibenta ba yung PR kit? So, the PR kit, guys, is available for 2,388 pesos. What? Kasama na guys yung acrylic na lalagyan. If may mga sinusupport kayong mga creators, 'di ba? It's also another way of showing support to them. We really made sure that the lipsticks are high quality, maganda yung packaging, yung design and all sa kanya. So if you are interested dito guys, this is available both Lazada and Shopee. Ang alam ko ha, meron silang i-offer na same day delivery for the set. Sobrang talagang na-happy kami habang binubuo namin si Powder Pout. So again guys, maraming salamat sa panonood. So if you are interested to try this one, I'm gonna put the link in the description box. And meron akong bonggang giveaway sa inyo in which one lucky kabesi will win an entire kit. So dalawa to, diba? Yung isa is para sa inyo. So what you have to do mga kabesi is to subscribe to this channel, follow Detail Cosmetics on Instagram, and follow also the 12 content creators. Tapos i-comment yung sa baba on what you think of the powder pout, including your Instagram username. So I will be announcing the winner sa giveaway na to in a week, and sa Instagram story ko siya i-announce. So ayun mga kabesi, yung ating video for today. I'm so happy talaga, as in thank you so much ngayon pa lang sa love and support na pinapakita nyo sa amin, and we really appreciate it. And we present to you si Powder Pout. Sana magustuhan nyo siya because this one is made with love, sweat, and blood. It's made with talagang love, guys. As in, talaga yung mga tao na behind this, yung team ng Detail, yung mga creators, talagang we are very glad to introduce this to you. So, ayan mga kabesi, yung ating video for today. Maraming salamat sa panonood. If na-enjoy mo tong video na to, please don't forget to give this a thumbs up, and you might consider subscribing to my channel. If hindi ka pa subscribe, pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, mga kabesi, maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys! And